So ayan guys, kumusta mga kapitik? Kamusta mga kabeshi? At ngayon po, upon recording ay April 5th, no? Friday. Na sana ay lalabas na si Camelot. Pero hindi pa po. At kailangan niya pa ng dugo. Na dalawa pa. Bukod doon sa apat na naisali na sa kanya nitong kahapon, ay tumawag po si Doc ni Milot at kailangan pa raw ng dalawa. So ayun guys, hahanap ulit tayo ng dugo. Sana meron ulit sa SM Dasma. Sa Dasmariñas Red Cross. Yan. At para po doon sa mga hindi nakakaalam, no, ano ba yung nangyari kay Milot? So siya po ay nakararanas ng uterine atony. Yes, uterine atony. At ito po ay umbot ng uterus na nagkakos ng walang humpay na pagdurugo. Yun. Yun po yung uterine talagang ito ay nangyayari. Posibleng mangyari hindi lang sa CS kundi pati sa mga normal na nanganganak. At parang ito rin yung nangyari doon sa mother ni Mahal. Yun namang sa nanay ni Mahal ang nangyari doon. Hindi lumabas yung inuunan. Tapos sa layo ng biyahe, parang probinsya. Sa biyahe pa. Tapos naman, ay walang gamot na ibinigay. Mm-hmm. Oo, walang ampun. At wala ring dugo na inilagay. Kaya po naubusan ng kaya dugo. Yun namang kay Milot, kahit walang dugong isasalin agad-agad, ay kumbagay nagbigay ng oxytocin. Oo, may mga gamot na sumuport. Yung pagdurugo ni Milot. Kaya pala si Doc. Nagkaroon ng lunas na bigyan agad ng gamot daddy. Kaya pala si Doc, na yung gabi na dinudugo na si Milo, talagang hindi na rin nakatulog. Tawag na rin ang tawag sa inyo. Tapos yun nga, sinesearch ni Janet, ano pa nangyayari? Bakit dinudugo si Milot? So nakita niya na yun niya ay atony, tapos life-threatening. Alam ko naman yung pagka-dinudugo. Mm-mm. May mga nababalita na ako sa atin, sa infanta. Oo, may mga nangyayari na rin doon sa ating probinsya na may nanganap. Kung sinabing dinudugo si Milot, tapos walang, nagpanik ako nung sinabing walang dugo na isasalin. Doon ako nagpanik kaagad dahil matalagang ako'y hanggang ngayon, ano na ngayon, since April 2 hanggang ngayon, ako'y talagang 5. Baga may pabalik-balik pa rin yung kaba at nervous ko. Kahit okay na si Milot, ay talagang ako'y parang, pa rin tuluyang. Parang ako lang ang maputi. Yan. Yung dalawa'y maitim. Ay, yun. Yung parang di bagat kinukwento mo nga na sa probinsya natin, may mga nanganak din tapos naubusan ng dugo. Namatay po yung mother. So, saka din doon sabi mo, sa katablingan. Oo, kumbaga, at sinert nga ni Janet, talagang life-threatening. Kahit tapos, yung OB ko, binanggit natin, dali. Yes, kinuwento mo kahapon nung ikinagpa-check up. Sabi niya, naku. Sabi niya, naku. Yan yung sinasabi niya, sabi niya. Yan yung sinasabi natin na yung isang paa mo nasa hukay. Yes, yan na yung so alam niya rin yung word na ganun. So yun na nga guys, tumawag uli si Doc kagabi. At mababa pa rin yung kay Milot na hemoglobin. So okay na po lahat. Yung mga requirements, dumumi na si Milot, umutot na, dumigay na lahat. Nakakatayo na, pero ang isa na lang, yung hemoglobin niya mababa pa rin. So si Doc ayaw niyang i-release kasi syempre as hospital, parang ano nila yun eh, parang responsibility nila yun. Na i-correct yung... Yes. Kumbaga hindi ka namin palabas eh, na ito pala eh, mababa pa. Mm-hmm. Kailangan bago ka lumabas ng hospital, lahat normal. Lalo na nag-undergo si Milot. Mm-hmm. Lalo sa... pa na nag-undergo siya na yung atony. Nararanasan niya. Sabi niya, okay lang kung halimbawa hindi naman siya under ng atony. Kung halimbawa nanganak siya, normal, walang pagdudugo, normal lang, okay lang. Pero mababa hemoglobin niya, okay lang yun, tataas yun kasi ano naman siya eh, normal lang na bumaba. Pero ito kasi, nandito tayo sa stage na nakakaranas siya ng uterine atony. O sabi niya, kaya kailangan bago ko kayo paalisin, kailangan ma-correct natin to, gumaling siya. So nagre-require po siya ng two additional bags of blood. Para at ang current hemoglobin level niya ay 9 at ang normal ay 12 to 15. So praying po na makakuha ulit tayo at umukay na si Camelot. Yan, praying. So thank you Lord po sa inyong buhay, sa inyong mga nagpipray at nag-share din ng mga experience. So, yes. Si Ate Nels mahilig magbasa ng comment. Lahat po yung nababasa namin at siya na may
pag minsan talagang lumalakas din ang loob dahil okay, ganito pala ang nangyayari, ganun pala. Kakain ng talbos, ng kung ano-ano, ng malunggay. So ayun guys, kami ngayon ay tatakbo na uli doon, no? So far so good na po naman si Camelot. Kailangan na lang natin ng patakain na siya. Ng kahit ano pwede na. So kailangan na lang nating pataasin yung kanyang hemoglobin sa pamamagitan ng requirements ni Doc ay 2 bags or 2 units of blood. So yun, thank you Lord, at sana ay lalabas na siya ngayon pero na-delay po, baka po bukas. Praying bukas yan ay makakasama na natin. At tungkol naman kay Emilio ay malakas pong dumede. Tuwing tatawag si Ine, okay na, dede na. At saka nakakatagilid na pa. Nakatagilid na po siya mahiga. Parang kasama nila daddy ay si Val. Yes, opo. Nandun yung lagi yung kanyang ano. Yung tatay. Siya yes. Po nag-aasikaso kay Camelot at sa baby. Yes. Yes. So yun guys, paano na kami? Paalis na kami at update na lang po. Okay. Salamat po sa inyo. God bless. You are watching TerraShoot TV. Enjoy this video. Lord, maraming salamat sa aming panibagong araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa bawat isa po sa amin, salamat po sa panibagong kalakasan, O God, maging kay Melot, kay Val, at kay Baby Emilio. Lord, dalangin namin na kami nga po ay pag-ingatan mo sa aming po mga asikasuhin ngayon, magmula sa pagpunta sa ospital hanggang pagkuha po ng blood sa Red Cross Plasma, at yung mga iba pa po namin gagawin. Kasama na din po dito yung pagpapacheckup ni Ate Nels sa kanya pong cardio. Salamat po sa magandang result ng kanyang today ko. Ikaw nga po, Panginoon, yung mag-ingat sa aming sa pagdadrive ni Daddy. Ingatan mo ang aming buong sasakyan. At dalangin namin na kami makauwi po ng safe at ligtas ngayong araw na ito dito sa aming tahanan. And even si Melot, O God, we pray for complete healing and full recovery upon yes, her life, O God. At makorek na yung dapat makorek. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So, let's go! Yan, nandito na kami sa Tagaytay. At sinamahan muna natin si Ate Nels dito sa land bank. Siya daw ay magwi-withdraw bago tayo dumiretso kay Camelot. At siya po ay magpapa-update ng kanyang billing. Magkano na kaya? May nagtatanong mami sa comment. Oo, sabi niya, magkano ba ang CS dyan sa ano, sa Pilipinas? Especially nga dito sa Tagaytay. So, hindi ko po alam dahil si Janet naman ay normal nung nakaraan, no? Nung nanganak po kay Andres, siya naman ay normal delivery. At yung normal, siya po ay nagpaturok ng yung sa pain reliever. Ano nga yun, mami? Basta po. Oh, nagpaturok siya ng pampamanhid. At tapos ay normal delivery, ay siya po ay inabot ng 72. Okay. So ngayon ay hindi ko pa po masasagot kung magkano yung sa CS dahil wala pa yung bill. Hindi pa namin nasisilip. Ba't hawak-hawak mo ang tiyan mo? Gumagalaw yata sa baby. Okay. Medyo mararamdaman ko na gumagalaw-galaw na siya. Yeah. Si Andres po ay tulog na tulog. Hindi na maggalaw na malakas. So, parang pitik-pitik. Oo. Sige, relax ka muna. Nahawakan ko siya ngayon. Yep, yakapin mo muna. Si Andres po ay tulog na tulog. Ayan mga kabeshi, kakagising lang po ni Andres at nagpa-play na agad. Find it. What is that? At ngayon ay sasamahan namin si Daddy sa SM Das, sa Red Cross Dasma para kumuha na po ng dugo. Ito na yung cooler at saka yung request. Cooler na lagayan ng dugo. At kami na magpipick up para mas mabilis na maiturok kay Camelot. So let's go! Ayan mga kabeshi, at kami po ay on the way na. Butit, malapit lang naman yan dito sa Tagaytay. Malapit lang ba yan? Isang oras din pala yan. Akala, alam mo malapit? Akala ko yun lang pagka ano, na SM sa crossing, ngayon na. Di pala? Eh, nandun yan, traffic. Ayaw nga pala, so, traffic. So, parang 1 hour, tapos balik ay dito hour. Oo. Praying na hindi traffic ngayon, Daddy. Eh, Friday pa naman. Ayaw. Pero praying na hindi traffic po. Saka bawal magmabilis pagka nandito na yung blood. Oo. Bawal bumula, maalog. Bawal maalog. Wow, may musiko, banda. May banda po kaming nadaanan dito. Wow,
pare-paras ng uniform at may mga major rate. Wow, kaganda. Oo, may mascot. Oh, may mascot din. Ano kaya meron, no? Wow, Andres, look! Wow, laki ng tao, Andres. Laki ng tao. Look! Wow! Parang may, ano, festival. At si Ate Nels po pala ay na-drop na namin kanina doon sa TMC. Yes. After niyang mag-withdraw. Diretso siya kay Emilio. Nagtatagod niya. Nagtatagod niya na siya. Kaya, alagaan daw muna niya si Emilio para si Val naman ay makakain at maka... Pahinga. Ayan mga kabeshi, at nandito na po tayo ngayon sa Philippine Red Cross Dasmariñas Branch. Ito pala ay pagkalampas ng Pure Gold. Medyo tapat lang. Pagkalampas lang din ng Walter Mart. Hindi na po kami bababa ni Andres. Si Daddy na lang magpipick up. Buti nga may parking. Ay, kahapon na iwala. Hindi makababa naman pinapalis ng car. Ah. Kaya ako doon nagpark sa Pure Gold kahapon. Ah, kaya pala si Daddy. Ako'y tumawid dito, ilapit-lapit. Oh, lapit-lapit at siya po'y naghanap pa ng styro. Ang inad nga naman. Eh, ako hindi pa naliligo. Kaya ako'y tumawag sa iyo, ka-stress. Oo oh, nga. At ngayon ay sinamahan ka na namin para hindi ka kahit pa paano ay... Kanina, hindi lapit-lapit ko. Ito, ay nakita nung guard ng hospital. Sabi, sir, saan ka nakuha ng blood? Sabi, sa Red Cross po. Saan Red Cross? Ay, sa Dasma po. Ah, doon pala mayroon. Ay, magkano po? At kailangan din daw niya. Oo. Yeah. Ayun po, marami kami natututunan sa ating mga katulad niyan, mga madalang guard. Madalang bababa, mami. Oo. Give me the money. Ayaw nga pala. Eh, pagkailangan po may bayaran tayo, mga kabeshi. Tinanong ko magkano nung guard, yeah, no? At kailangan din daw niya. Eh, mampambayad. Bilangin mo muna bago mo ibayad. Si Daddy na lang bababa. Tignatitig naman si Andres. Parang matanda naman ang upo ni Andres. Andres? Parang matanda naman ang upo mo diyan. Nama-amaze ka? Maraming mga estudyante. Oo, ang dami estudyante dito. Mga college student. Dito po nadaanan namin ay maraming school. Kaya maraming mga estudyante. Dito rin pala yung National College of Science and Technology. Ayan, may ISAT College. Daming college, Andres. Amaze na amaze po si Andres. At pagdating naman din sa hospital mamaya, hindi na rin kami bababa. At si Daddy na lang po ang maghahatid nung dugo sa blood bank. Dadali niya sa blood bank bago i-cross match, bago yun i-cross match ng laboratory doon, bago po isasalin kay Melot. Ay syempre may mga screening pa sa Red Cross, ay may screening, tapos ang hospital ay may screening din. Hindi na po si Dad. Mabagal lang pala tayo pa uwi, no? Yes. Kailangan isi-seatbelt din itong... Ah, isi-seatbelt din pala yan? Yep. Para... Para din pala yung pasahero, no? Hindi, alam mo yung biglang preno, eh, baka tumasik doon eh. Ay, oo. Tama. Dati may toilet kaya sa loob, baka mo na yung magto-toilet. Ano na lang tayo ng gasolinahan? Ay, sige, pwede. Kaya mo pa? Oo naman. May nag-comment... Oo. Na ito daw... blood dito ay free at dinodonate lang sa Red Cross, pero ngayon binibili natin. Parang tanong ko din yun eh, yung ano, dati nung ang sipag ko rin mag-donate tapos ngayon bumibili ako. Ayun sabi. So may nakalagay doon, hindi ko naman tinanong kung bakit ako nagbabayad. Pero may karatula doon na nakalagay na the blood is free. Ang binabayaran natin na 1.8. Ito yung tinetest nila sa HEPA, BNC, itetest nila sa HIV, malaria, syphilis. Syphilis, Tapos, yung storage, basta nakalagay dun lahat. So, yun. At least nasagot ko rin yung tanong ko. Which is mas okay yun kasi naman. Kumbaga, ito'y garantisado na safe.
Sabi ko nga kanina, pagdating ng ospital, bago pa ituro kay Melot, ay kino-cross-check din yan. Tapos kino-cross-check pa pagdating doon. Pagdating doon. Kaya tayo, tumal kaya tumatagal. Pero bago nila ipigay, talagang ito yung na-test na. At kaya nga tayo nagbayad ng 1.8, ano? Let's go, let's go na Andres. Okay, let's go na Andres. He's so happy. Ayun pa mga kabeshi, at kami pabalik na ng Tagaytay. Bali, yung travel time natin ay 45 minutes. Kanina pa parito. From Tagaytay Medical Center hanggang so, dito po sa Litran. Sa Litran ito eh, no? Yep. Sa Litran Dasma rin niya. Sandi kung saan nandito yung Red Cross Dasma. So ngayon, asahan mo na mas mabagal tayo. Oo, mas mabagal po tayo ngayon. Bawal maalog. Sabilin-bili. Eh pagdating doon ay i-check pa rin po kung naalog, kung may bulat. Kung anong pag nagkabula po ay ano, hindi pwedeng iturok. Meron mga certain requirements sila. Ayan mga kabeshyan, dito na po tayo sa Tagaytay Medical Center. Thank you Lord at nakabalik po tayo ng safe. At medyo mabilis ang ating travel time ngayon. Sakto sa oras na calculation ko. Ayan. Oo, 2 hours. Gano'n nung ikaw, para inabot ko yata ang 4 hours. Dahil sa pag ano mo, may mga delays. Eh ngayon ay medyo mas mabilis. Thank you Lord. At si Daddy, dadalhin lang po itong dugo sa blood bank para ma-cross match agad. At antayin ka na lang ulit namin dito, saka tayo mag-park. At saka naman kami bababa para silipin si Emilio sa 5th floor. Dumalo kay Camelot. Yes, kay Camelot at Emilio kung kamusta na sila. Pero sila naman po ay from time to time nakakausap ni ate at nadidinig namin na okay naman. Naantay lang natin yung mga sasakyan sa unahan para tayo ay makababa. Para makababa si Daddy. Ayan mga kabeshi, andito na po kami ni na Daddy at dadalhin na lang ni Daddy sa blood bank. Kami sa Tagaytay Medical Center. Ayan mga kabeshi, dito lang muna kami sa mall. At si ate na usay may check up din. At ipinalista ko na siya, dumaan na ako sa level. Ako'y bumaba kung pagkadating ni Daddy, dalhin yung blood sa blood bank. Ako'y bumaba naman at chinek ko yung ano ni ate, yung appointment sa cardio para mabasa na po yung kanyang to the echo naman. At baka siya ay mga 3 or 4 p.m. pa. Sure ka namang naririnig ka. Nang? Para mas malakas ba yung sounds kesa kaya, sa doses mo? Saka parang hindi ko pa, parang kasing galing tayo sa baba, sa Dasma, para medyo maano yung ano ko tayo. Oo. Ayan po si Janet. Nabili ng kanyang mga vitamins para sa aming second baby. Marami pong resita si Doc. Dahil si Janet ay consider high risk dahil sa kanyang edad. Kalong-kalong ko po si Andres. Oo. Oh. Si Kuya Andres. Yan. At may nakakilala ko kay Andres. Shout out kay Ma'am Dean. Villanueva rin sila. Saka si ate. Lara. God bless po. Ayan guys, kami ay pupunta na sa kay Camelot sa taas. At nakakatuwa mami kapag kami nakakakilala sa ate. No? Kanina. Kumbaga siguro yung mga million subscribers, parang sila, normal na sa kanilang may makakilala. Pero yung katulad natin na mga maliliit na YouTuber, mga kakunti ang subscribers at may nakakilala, parang sobrang na-appreciate, no? Ayan, sobrang nakakatuwa. Kaya po pag kami nakakakilala sa amin kay Andres, kami po'y tuwan-tuwa. Dahil kahit kakunti pa yung aming subscribers, ay kami yung nakikilala. God bless po. Ayan mga kapitik, nandito na kami sa second floor. Galing na kami sa fifth floor kay Camelot. She looks ano? Better. She looks better.
kay Daddy yan. Kaya po kami dito natambay sa second, ay kami pinababa at bawal na talaga doon, no? Tapos si Ate Nels mamaya ay dito siya mayroong check-up naman para basahin yung kanyang resulta ng kanyang 2D echo dito sa second floor. Ayan. Andres? Happy lang si Andres. Good job. Sabi po ni Andres ay nandito sa sasakyan. Yan, nagpapadede. Dito muna tayo, Andres, ha? Yan po yakin ang sinanitize ang kamay. Lagi namin niyang inugasan. May dala kaming alcohol sa kawet wipes. Kasi ang hilig niyang humawak kung saan-saan. So ngayon po ay dede-dede lang siya. At tatry kong patulugin. Wait na lang natin dito ang mami saka ang tita ni Elsa. At sila ay nag-aantay sa second floor na yung tawagin si Ate Nels para basahin yung kanyang 2D echo. At after daw pong i-cross match yung blood na kinuha natin kanina, ay ituturok na kaagad kay Camelot. Dino-double check lang nila. Yeah, thank you po sa lahat. Pinapatulog. Huli ka. Bakit sigaw ka nang sigaw? Tulog na. Bap. What do you mean, bap? Where's mommy? Where? Mommy. You say mommy. Where's mommy? Where? Mommy. Yes. Where's mommy? Bob. At you, Teodoro mo. And then where's daddy? Where's daddy? Where? Oh, wala dito ang mommy. Teodoro niya. Where's mommy? How about daddy? Where's daddy? Daddy? Daddy, I'm your daddy. Bob. 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 Where's mommy? Call me. Mommy. Mami! Ayan guys, ang haba po ng tulog ni Andres. At ngayon ay parang madilim na. Ah, hindi pa, maliwanag pa. So, babalik tayo kay Mami at hinahanap ni Andres. Mami? Sabi ni Andres. Mami? Tapos tumuturo sa labas. So, ngayon pupuntahan natin ang Mami. Nakapila pa raw sila kay Ate Nels. Doon sa 2D echo, ang haba po ng pila. Madami nagpapacheck sa puso. Let's go. Ayan guys, medyo madilim na. Wala na masyadong tao. Kami po ay nandito na sa second floor at nakapila pa rin si Ate Nels. Kumusta na si Milot? May ano na? May nakalagay na pa. Ibig sabihin, yung dugo, tinuturok na. Oo, ayan. Nakalahati na yung isang box. Wow, thank you Lord. Sana yung okay na siya after nung dalawa at nung bukas ay. Oo, nung bukas ay ako yung may shoot ay pinakancel ko din. Kaya ako bukas. So yan po, oh. Ang haba pa ng pila. At parang mami, siya na lang dito yung bukas. Lahat sarado na. Kasi po yung mag-aalas 6 na ngayon. Sabi sa akin na sekretaryo ay gabi pa daw. Noong nagpa-reserve po si Janet kagabi, kalungkala ko si Andres. Bahay ay sabi na yung sekretaryo, ma'am, baka kayo'y gabi na nito. Pero nakakatuwa si Doc kasi ina-accommodate pa rin niya. Yung iba kasi may time limit lang. Pagdating ng 5, tapos huwag ka nang tatanggap. Ito talagang lahat tinanggap niya, no? Sipag ni Doc. Bali kami yung pinakaalas yata sa pila ni 48. Abay, hintayin mo, no?
Oo, talagang ina-accommodate niya lahat. Napaka-hardworking yung iba. Ang gapit. Oo. Hindi niya minamadali, no? Yun talaga binabasa niya isa-isa. So, yun. Kami po ay pagabihan na dito. At sayang, habang narito si Ate Nios, ay amin ang sinasamantala. Kaya kami nagpapagabi na. Sayang naman yung time na tayo ay nasa ating nakahilata. Ayan guys, gabi na po. At ngayon ay 7 PM na. Grabe. Si Ate Nios po ay pang 8. 8 na lang. So sabi nung secretary, baka daw hanggang alas 8 si Ate Nios bago matawag. So 1 hour na lang po. So antayin na natin guys bago tayo umuwi. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Matthew 5:8.